just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself. Is she helping with that too? You gave her. Filipino 6, Quarter 3, Week 6. Nakapagbibigay ng sariling solusyon sa isang suliraning na obserbahan. Saan matatagpuan ang mga paksang diwa? Paano ninyo ipinakita ang pagtulong sa kapwa? Tingnan ang mga sumusunod na mga larawan. Magbigay ng opinyon sa larawan. Anong masasabi niyo sa larawang ipinakita? Magbigay ng sarili niyong opinyon sa ipinakitang larawan. Anong masasabi niyo sa larawang ipinakita? Magbigay ng opinyon sa larawang ipinakita. Ang kwentong ating babasahin ngayon ay pinamagatang Kaligtasan ng mga Nangangailangan. Ito'y nasa Hiya sa Pagbasa, Grade 4, Pahina 21. Ang pagtulong sa kapwa ay naging ugali na ni Jacinta. Bawat pulubing lumapit sa kanya'y kanyang nililimusan. Madalas, iniimbitahan niya ang mga batang mahirap na makipaglaro sa kanya. Si Jacinta ay madasalin. Tuwing araw ng Linggo, siya ay nagsisimba. Pagkatapos, namimigay siya ng mga laruan, damit at pera sa hanay ng mga pulubi na pamahal si Jacinta sa kanyang mga kababayan. Nakaugalian na ng mga tao na dalawin si Jacinta kung araw ng Pasko. Kakatok sila sa pintuan ng kanyang tahanan at sila'y masayang patutuluyin at hahainan ng sari-saring pagkain. Isang araw ng Pasko, sa kanilang pagtataka, walang sumasagot sa kanilang pagkato. Umakyat ang mga tao sa kabahayan at laking gulat nila nang makitang nakahandusay sa sahig at wala nang buhay si Jacinta. Nalungkot at nag-iyakan ang mga tao sa sinapit ng kanilang idolong si Jacinta. Sagutin natin ang mga sumusunod na mga tanong. Ano ang naging suliranin ng mga tauhan sa kwento? Anong solusyon ang maibibigay mo sa maraming pulubi? Ngayon naman, basahin natin ang kwentong pinamagatang Tagumpay sa Kabila ng Sagwil. Si Tessie Galasa ang bunso sa siyam na magkakapatid. Dalawa lamang silang magkapatid na nakapag-aral. Hindi kayang tustustan ng kanilang magulang ang pagpapaaral sa kanilang lahat. Ang kanilang karalitaan ay hindi naging sagwil para kay Tessie. Nakapag-aral siya sa ilalim ng isang scholarship grant. Tatlong taong gulang lamang si Tessie nang sinamangpalad siyang magkasakit at nalumpo. Habang siya ay lumalaki, sumisidi ang kanyang hinagpis at pagkaawa sa sarili. Ngunit natutuhan din niyang labanan ang damdaming ito. Sa ginanap na Magnolia 10 Kilometers Marathon on Wheels, nanalo si Tessie ng unang gantimpala sa karerang pambabae. Nanalo rin siya sa 21 Kilometers Wheelathon. Noong 1982, tatlong medalyang ginto at isang medalyang pilak ang kanyang napanalunan sa palarong Languyang Pandaigdig para sa mga may kapansanan. Ginanap ito sa Hong Kong. Dahil sa tibay ng kanyang loob, nagtagumpay siya sa kabila ng sagwil sa kanyang buhay. Sagutan ang mga tanong sa ibaba. Una, ano ang paksa ng tatlong talata? Pangalawa,
Ano ang suliranin ng tauhan? Anong naging solusyon sa kanyang suliranin? Gawain natin. Pumili ng leader na magbabasa ng kwento. Matapos mapakinggan ang kwento, sagutan ang mga tanong. Ang batang sipuli. Mahirap ang mga magulang ni Apolinario Mabini, kaya hindi nila kayang papag-aralin sa Maynila ang anak nila. Matalino pa naman si Puli, ang palayaw nila kay Apolinario Mabini. Ngunit sadyang nais ni Puli na matuto, pumasok siyang utusan sa isang mayaman sa Maynila. Naglingkod din siya bilang isang clerk upang makapagpatuloy ng pag-aaral. Dahil sa mga gawaing bahay, malimit siyang mahuli sa kanilang klase. Maaga siyang gumigising sapagkat nagluluto pa siya ng almusal, naghahain at nagliligpit ng pinagkainan ng kanyang pinaglilingkuran. Walang pambili si Puli ng aklat, kaya nakikibasa na lang siya. Kinukopyahan niya sa aklat ang mahalagang bagay na dapat pag-aralan ng masinsinan. Gayunpaman, palaging matataas ang marka ni Puli, kaya hinahanganan siya ng kanyang mga guro at kamag-aral. Sagutin ang mga tanong. Una, ibigay ang paksa ng bawat talata. Pangalawa, ano ang naging suliranin ni Hermano Puli at ano ang naging solusyon sa kanyang suliranin? Bumuo ng 2 pangkat, babae at lalaki. Bigyan ng metacards at ibigay ang paksa o suliranin at naging solusyon sa suliranin. Paano ninyo naibigay ang paksa ng bawat talata sa kwento? Paano ninyo naibigay ang solusyon sa bawat suliranin? Makinig sa kwentong babasahin ko. Ibigay ang paksa nito, ang inilahad na suliranin at ang solusyon nito. Emilio Aguinaldo. Hindi nabakas sa kabataan ni Emilio Aguinaldo na siya ay magiging pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang ama ay naging Gobernador Silio ng Kawit, Cavite. Walang pambihira sa kanyang record sa pag-aaral. Natuto siya ng alpabeto sa bahay. Nagtapos siya ng elementarya sa paaralang bayan ng Kawit. Nagtapos siya ng sekundarya sa San Juan de Letran. Huminto siya ng pag-aaral sa kolehiyo. Umiwas siya na maglingkod sa sandatahang lakas. Tinulungan siya ng kanyang ina upang siya ay maging kabesa di barangay. Naging negosyante siya. Namili siya ng tela at mga yaring produkto. Ipinamalit niya ang mga ito ng prutas, gulay, baboy at manok. Ibigay ang paksa nito, ang inilahad ng suliranin at ang solusyon nito. Maraming salamat!